Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa unang pagbasa, sinabi sa Deuteronomio, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning tinuturo ko sa inyo. Galing sa Diyos. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito nang walang labis at walang kulang. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, mapagkunwari kayo. Bibig sa bibig nang galing at hindi sa puso bumubukal ang inyong paghahandog. Ang kailangan ko ay pagpupuri at pagsambang ayon sa itinuturong utos ng may kapal. Sa ikalawang pagbasa, sinabihan tayo, kung ang salita ng Diyos ay pinakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadayaan ninyo ang inyong sarili. So matitindi ngayon, mabibigat ang mga salita na nanggagaling sa ating pagbasa. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, sabi ni Apostol Santiago. Mas maganda sa English eh. Be doers of the word. Doers. Kasi may ibang mga Kristiyano naniniwala na faith alone is enough to save. Sola fide. Matagal nang pinagdiskutahan yan. Nagdidebate. Pero ito ang sasabihin natin. Nasa Bible yan. Galing sa sulat ni Apostol Santiago. Kung ang salita ay pinapakinggan ninyo lamang, ngunit hindi sinagawa, dinadayaan ninyo ang inyong sarili. Sabi ni St. James, faith without good works is dead, sabi niya. Kaya, be doers of the word. Word, society of the divine word. Nasa shrine tayo of the divine word. Matagal ko nang pinaglalaban na yung salita as translation ng word, ng logos, ay hindi angkop sa pagkaunawa ng panahon ni Jesus. Sapagkat ang salita, Omer sa Hebreo yan. Ang dabar, yan yung may noetic, may cognitive, may intellectual content na uunawaan. Kailangan maunawaan mo. At mayroon pang power yan. Gaya ng magagaling na speaker, yung mga charismatic speakers, sa salita lang, delight a fire in the hearts of those who listen to them. Kung gagawin pa sama-sama, gaya ni Hitler, ang daming namamatay. Kaya, para sa akin, ito yung pinag-aralan ko sa Rome. Diwa, mas magandang pagsalin sa dabar, sa logos, sa verbum, sa word. Be doers of the word. Shrine of the divine word. Dambana ng banal na diwa. SBD, society of the divine word. Kalipunan ng banal na diwa. Unti-unti rin namang kumakalat na. Kasi ang salita, Omer sa Hebreo, nakakapagsalita ay mga mina birds at saka mga loro eh. Eh walang diwa yon, hindi nila naintindihan yon. Ginagaya lang nila yung sound waves. So be doers of the word. Lahat tayo dapat manggagawa ng banal na diwa. Kasi inutos niya. So ang SBD, ang kalipunan ng banal na diwa ay nagpapahayag na pag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, parang isinilang tayo makauli. There is a new birth by the word who is the way, the truth, and the life. Napibigyan tayo ng bagong buhay nung tayo ay binyagan.
Kaya, as doers of the word, yung mga SBD, dapat magbibigay ng halimbawa sa iba. Paano namin ginagawa ito? Mission animation. Apat yan. Characteristic dimensions ang tawag niyan. Mahirap isalin sa Tagalog. Characteristic dimensions. Mission animation. Paalaala sa buong mundo. Witnesses to the world in the world ang mga SBD. Paalaala sa buong mundo na we have to be doers of the word. Now we have to form our hearts according to God's word. Hindi panlabas lang. Kung naghuhugas ka man ng kamay ngayon, para sa COVID-19 yan. Hindi ritual yan, hindi pang devotion yan. So doers of the word, Bible apostole. Pinapaliwanag yung word of God. Pangatlo, social media apostole. Lalo na ngayong may COVID, kailangan ang social media. Eh, seminarista lang narito, wala nang papasok na tao, bawal eh. In-extend pa ng September 7. Tapos tinignan nga namin, 70% ng mga nanonood, itong 8 o'clock mass, kasi nilalabas ito sa GMA webcast. Sa kanila labas sa CBRC.tv ng Dr. Carl Balita Review Center. Nilalabas din ngayon sa Emmanuel Television Network. Minsan umaabot ng kalahating milyon ang nanonood. Social media. So nagpapasalamat kami sa lahat ng nanonood sa 8 AM Mass paglinggo. Pagdasal ninyo ang SBD, at higit sa lahat, nagpapasalamat kami sa inyong tulong dahil isa at kalahating taon na wala sana kaming kakainin kung hindi sa mga GCash ninyo. Kaya maraming salamat, pinagdadasal namin kayo lahat. At tulungan ninyo kaming ipagdasal din na kami ang pangunahing doers of the word. Ang pang-apat, mission and vision. Biblical apostolic, social media apostolic ministry. Tapos mayroong justice, peace, and integrity of creation na mahalaga sa amin. Yung justice, peace, and integrity of creation kasi, ayan yung kingdom of God eh. So kung walang katarungan, wala dyan ang kaharian ng Diyos. Kung walang kapayapaan, wala dyan ang kaharian ng Diyos. Pag hindi pinapangalagaan si inang daigdig, wala dyan ang kaharian ng Diyos. Kaya kailangan natin dalhin ang kaharian ng Diyos kung saan walang katarungan, kung saan walang kapayapaan, kung saan sinisira si inang daigdig. Laudato si. So we work for justice, we care for the poor, and we live the truth. Society of the Divine Word, SBD, Societas Verbi Divini, Kalipunan ng Banal na Diwa. 6,000 pare at brothers all over the world. So, kasama, ito ang huli kong sasabihin, kasama sa GPIC Apostolate ng SBD ay yung ALS. Kasi milyon-milyon niyang hindi nagkatapos ng high school. Kaya itong 8 o'clock mass, patungkol sa lahat ng mga ALS at kanilang mga guro. At ngayon, ginagamitan na namin ng teknolohiyan dahil ang mga bata namamatay sa pagkabagot. Puro PDF files. Kung mayroon mang ganyan, ang liit na nung profesor. Kaya ginagamitan din namin ng teknolohiya. Kahapon, mahigit 2 oras at kalahati iyong Zoom meeting sa mga programmers. Kapartner ng Microsoft Research and Development ng mga programmers doon sa Washington State. Sabi nila, luma na yung paggawa ng lesson eh. Type mo lang yung lesson mo. Meron kaming AI, Artificial Intelligence. Pasok mo doon,
Siya na ang mag-layout niyan. Siya na ang maghahanap ng mga picture na maganda diyan. Siya na ang maghahanap ng link sa YouTube at sa Kasakan Academy at sa mga open educational resources. Ganyan na tayo ngayon. We are doers of the word in the time of the fourth industrial revolution. So mas lalong huwag tayong magpakunwari na panlabas lahat ng ating pakikitungo sa Diyos gaya ng mga Pariseo. Kasi may fourth industrial revolution na, biglang dumating ang COVID, nakaamba pa sa atin ngayon ang climate change. Mas maraming papatayin yan kaysa COVID-19. Yung in the coming years, mas lalong mahirapan tayo dahil sa ating pagkagahaman na rin. Pinutol natin lahat yung mga puno, yung mga pabrika natin, nilalason ng kahanginan, puno ng plastic yung ating karagatan. Pagbabayaran natin yan. May batas ang kalikasan eh. So how do you become doers of the word? Doers, hindi lang yung panlabas. How do you become doers of the word in the face of the problems besetting our world today? So yan ang ating pagdasal. Bawat 8 a.m. Mass, pagdasal ninyo lahat yung mga ALS at ang kanilang mga guro at ang lahat ng gumagamit ng teknolohiya para mahanda ang mga batang ito na tumigil sa pag-aaral para sa digital world na darating. Mga drones na ngayon ang ginagamit namin sa pagsasaka. Halimbawa, may geotagging yung aming bamboo, ginagawaan na ngayon. Magtanim ka ng bamboo, tutok mo yung cellphone mo, click mo, mahahanap mo sa Google Maps ngayon yan. So, teknolohiya na. Be doers of the world in the time of the fourth industrial revolution. So, yan ang ating dasal na mahaharap natin ng ayos itong mga hamon na ito. At magagawa lang natin yan kung hindi panlabas lang ang ating pagkikitungo sa Diyos at sa kapwa. Panalangin din ninyo itong mga seminaristang ito na magiging kasapi ng kalipunan ng banal na diwa. Kasi ang pangarap namin sa kanila, cyber missionaries. Tinitrain. Gagamit ng social media, gagamit ng kung ano-anong mga teknolohiya, gagamit ng AI, gaya ng ginagamit namin sa ALS, para matugunan ang hamon ng panahon na yung word, yung banal na diwa, na sa kanilang mga puso na ay dadalhin nila sa virtual reality, sa digital world. At pangalagaan ang mga mahirap, paglaban ang katarungan, at pagtanggol ang kalikasan. Yun ang ating ipanalangin sa misang ito.